Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay unang Sabado ng buwan. Lumalapit tayo sa mahal na Birhing Maria. Pinagdarasal niya tayo na mapa sa langit lahat tayo. Hindi tayo mapunta sa impyerno, at kung mapunta tayo sa purgatorio, hindi tayo magtatagal doon. Ito po ang diwa sa likod ng debosyon sa unang Sabado. Ginugunita din natin si Santa Agata, dalaga at martir. Nawa mula sa kanya, matutuhan natin ang katapangan, ang pagiging sigurado sa ating pananampalataya at handang ipahayag si Jesus sa panahon natin. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dalaga't martir na si Santa Agata ay manikluhod nawa sa iyo para kami iyong patawarin dahil siya ang iyong kinalulugdan kailanman bilang matatag na martir at matapat hanggang kamatayan sa aming Panginoon sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog, sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa Burol. Nag-alay na siya roon ng daang-daang handog na susunugin noong una. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya ang Panginoon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David, na naging tapat sa inyo, matuwid at malinis ang puso, at ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya nang marapatin ninyong paluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak. Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pa't walang karanasan, pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaring maghari sa bayang mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya,
Yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. At bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan na di mapapantayan ng sinumang hari sa tanang buhay mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Paano ba iingatang maging wagas yaong buhay? Yaong buhay na binata sa kaniyang kabataan. Ang tugon ay sumunod siya sa banal mong kautusan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong pabayaan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang di na magkasala laban sa iyo kailanman. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Pupurihin kita poon, ika'y aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat mong mga utos na sa aking ibinigay, palagi kong uusalin, malakas kong isisigaw. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Nagagalak na susundin yung iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Magsitayo po ang lahat. Sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat hindi makakuhang kumain ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga
kayo ng kaunti. Umalis silang lulan sa bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-aalis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan ang mga tao ay patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Ngayong unang Sabado ng buwan, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Jesus. Kahapon po, natutuwa ako, napakadaming tao. Katulad sa sinabi sa Ebanghelyo, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Patuloy ang debosyon ninyo para sa Panginoong Jesucristo. Kahapon po ay 16 ang misa natin. Napagod ang ating mga lay minister at mga naglilingkod, ha? Mga kolektora. Ako po, pasensya po. Minsan po may nagko-comment, alam niyo na sa social media. Bakit si Father Ding kung Sabado, medyo mahina ang boses. Gusto nila lagi akong bumabanat. Pagpasensyahan niyo po. Unang Biyernes. Ang debisyon ng unang Biyernes kasi ang pare, walang mapapahamak sa impyerno, bibigyan kayo ng lubid. Yan ang pangako. Pero naman, mahirap din sa purgatorio kung matagal-tagal tayo doon. Babayaran natin ang dapat bayaran. Para hindi tayo magtagal, ay pinapaubaya ko sa inyo ang debosyon sa unang Sabado. Ito po yung tinuro ng mahal na birhen ng Fatima sa tatlong bata, si Sister Lucia, tapos yung dalawa naging santo at santa, si Francisco at Jacinta, namatay yung dalawa nung may pandemya noon. Namatay sila sa pandemya noon. Yung salita ng Diyos. Ang ating unang pagbasa, unang aklat ng hari. Ito po si Solomon. Natuwa ang Panginoon kay Solomon. O Solomon, ano hihilingin mo? Nag-isip maigi si Solomon. Ang hinilingi, natuwa ang Diyos sa kanya. Sapagkat ang hiningi niya, karunungan. Kasi, hari ka, marami mga kaso dyan. Gusto niya ay maging patas siya, maging makatarungan siya. Kaya karunungan ang hiningi niya sa Panginoon at ipinagkaloob sa kanya. Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Marcos, makikita natin si Jesus. Ay, mabait si Jesus. Kung ako, siyempre kung napagod tayo, siyempre, hilingin ko sa inyo. Ay, pagbigyan niyo naman ako, pagod na pagod yung mga kasama ko, di ba? O kita mo, umuoo sila. Ha? 16 na misa, pero alam niyo naman, yung mga tao, ha? Akala, hindi ka napapagod. Kasi naman yung kanilang intensyon, petisyon, hinihiling, hindi makapaghintay. Humingi kami ng paumanhin sa inyo sapagkat kami tao lamang na nagugutom. Nauuhaw. Ito nga si Jesus sa ating Ebanghelyo. Kung ako yung apostol ni Jesus, Panginoon, hindi pa tayo nakakakain. Nagre-reklamo na yung mga bulate sa tiyanggo. O sige. Pero, hindi makakain. Napakadaming tao. Panginoon,
Pagalingin mo ako, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon. Itong intensyo ko, Panginoon. Malulo. Naging mainipin ba si Jesus? Hindi. Ano yung kanyang pananaw? Nakita niya yung napakaraming tao. Imbis na sabihin, naku, takbuhan ko na ito. Magsyesta naman ako. Kumain man lang ako ng kwan. Matikman ko lang yung mainit na sopas. Hindi niya inisip yon. Ako yun. Ang inisip ni Jesus, para silang kawan na walang pastol. Yan. Napakabait talaga ng ating Panginoon. Pinagpala talaga tayo. Pagnilayan po natin yun. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, ni Santa Agata, tayo din po ay mga kawan ni Jesus. Maging tapat tayo, masunurin, tumatalima sa kanyang kalooban. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, mula sa pangangailangan lumaya sa mga hamon ng buhay upang mapatatag at mapanumbalik ang ating diwa at kalooban. Tugon po natin, pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga namumuno sa simbahan, naway panatilihin nilang buhay ang kanilang pagtatalaga sa pagpahayag ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway lumikas at mamahinga upang makatagpo ng kapayapaan sa piling ni Kristo, manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway muling maakay pabalik sa pamilya ng Diyos, manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makakita ng kagalingan sa kanilang karamdaman sa pamamagitan ni Maria, manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Makapangyarihan Ama, tinawag mo kami upang iyong makasama. Maging tapat nawa kami sa pagsunod sa iyong anak sa aming paglalakbay patungo sa iyong kaharian. Iniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating pagkahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama namin lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni Santa Agatha sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si Santa Agatha ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghahain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mapumanaw. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng apostol, Santa Agatha, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turin ni Heso Kristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan, iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tunguyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kaisaya, kung kain kaniya.
si Jesus at ang puso'y kaisaya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaisaya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ang katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Agata sa pamamagitan ng Jesucristo, kasal ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ang may mga karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkandanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay nilulahati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan ay lubang magaling. Iyalay mo po sa Panginoon Diyos, siyaring aming mahinaing at sa tulong po niya ay makamit na kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po yung mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na way maalala ng mga pangako sa binyag ng liibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos.